Okay, first, hindi ko alam kung ano yung passion ko. Nung capital, masaya ka. Mm-hmm. Lumalabas ka ng bahay. So, during pandemic, hindi ko ine-expect. Ayun. Ano? Abang malay ko. Hindi ka kikita sa passion lang. Ito yung mga katagang naririnig natin palagi sa movie, nababasa natin sa libro, at naririnig natin sa bibig ng mga taong minsan hindi natin inaasahang maririnig natin sa kanila. Kaya kadalasan, karamihan, isinasantabi na yung mga pangarap. But our guest today proven that a passion can turn into a business. And we are so excited to hear her story, her tips, and how her journey started. Please welcome an entrepreneur herself, Miss Jenny Annie Dotto! Sabi mo, nanay na sumawang na. I'm here sa wakas with Rosie Nosy. Baligtad, Nosy Rosy. Nosy Rosy! And here she is! Grabe ka ba nung nila? Ang seryoso nung introduction ko, tapos ang gulo-gulo niya. Eh, syempre, di ba? Kasi balloon business to. Yes, at tama naman kasi. Balloon business, kailangan... Happy-happy. Happy. Party-party. Party. Hindi nyo alam, happy. Bago kami magsimula, nagsisigaw na siya rito. So, any. Grabe, sobrang excited niya, tsaka enthusiastic na wala ako sa tanong ko. Pero, can you walk us through dun sa history ng Balloonera? Yung Balloonera started year parang 2013? Mm-hmm. Parang ganun, 2013. And when I started, nag-work ako online. Yeah. So is it work from home? Oh, yes, okay. Work from home. Tapos, nung na-board na ako, kasi working from home, so nagtrabaho ka ng 8 hours, 10 hours, hanggang 12 hours wow. From home. Mm-hmm. And then after work, you're still at home. Kahit na nagsabi ka na sa mga ka-office mate mo, ka pa na. Bye, I'm out. Out ka na ng work, pero you're still at home. The whole time, you're working, you're at home. Mm-hmm. And then after work, you're still at home. Mm-hmm. So, really, it's boring. Mm-hmm. And minsan, nakakasad kasi hindi ka na nakakalabas, hindi ka nakakaano ng fresh air. Mm-hmm. Then after that, yung sweldo rin, working from home that time, boom na yung mga work from home. Oh, yung mga VA. No, yes, mga no. VA. Pa-start na yan eh. Yeah. And then, yun, after ko nun, naisip ko, ang lit ng sweldo. Nalilitan pa ako. Kasi kaka-start lang namin. Actually, galing ako ng other country. Ex-OFW ako. So, from that, syempre, medyo... Maiko-compare mo yung sweldo. Maiko-compare mo yung sweldo. Oh. Ano yung equivalent nung sinsweldo mo compared dito sa Pilipinas. So, it's exactly. Just parang 1,000 is 100 pesos lang. Yeah. Laking then, difference. Syempre, medyo mababa pa kasi nag-start pa lang ulit ako. Hindi talaga ako nag-work sa labas. So, after that, naisip ko kung ano yung masayang gawin, tapos kikita ako, tapos maaalagaan ko pa rin yung family mo. Family ko, yung mga anak yung ko, yun. Mm. So, especially yung babae na 2.5 years mm-hmm. old na hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Siyempre, I have to take care of her. Mm-hmm. Hands-on din kasi ako, ayoko nang kasama sa bahay. Oh. Ayoko nang, well, okay yung may kasama sa bahay, pero yung, I mean, yung mag-aalaga ng gusto mo ikaw? Yes, gusto ko ako. Mm-hmm. Na-decide ko ano yung best business. Or side hustle na pwede kong gawin na matutuwa ako, lalabas ako ng bahay. Then, iniisip ko yung work ko from before is sa events din naman. Mm. So, nag-host ako. Ah, pero yeah. Kids party. Mm. So, iba-ibang nationalities. Yeah. Tapos, dati nag-face painting din ako. May decoration, may kung ano-ano talaga pa. Artistic ka talaga. Sumasideline lang. Kaya natutos. Kumbaga, kailangan mong gawain kasi... You need it. I need it. Nung process na naghahanap ako ng sideline mm-hmm. o extra work or something to do aside sa work ko, inisip ko ano yung masayang gawin. Nagpa-party host din kasi ako mm-hmm. sa kids. So, actually, yung balloon, hindi ito yung mga nagawa ko doon sa work ko. Mm-hmm. Nakikita ko lang sila mm-hmm. na feeling ko ang saya-saya. Mm-hmm. Ang saya nilang tignan. Tapos, kasi yun sa akin, basic lang dati. Then, nung nag-reminis ako, ano yung mga ginawa ko before na masaya ako? Yeah. So, na pwede kong gawing business. Business, yeah. Dito, party hosting, I don't think so.
Kasi maraming kalaban dito na magagaling. So, hindi pwede. Well, magaling ka. Merong mas magaling. Okay. Yun. So, hindi na natin ipaglaban yan. Mm-hmm. Pag hindi sa atin, hindi sa atin. Sa tingin ko, I'm good with balloons. Mm-hmm. At saka masaya siyang gawin. Yeah. Pagka ginagawa ko siya, happy ako. I was about to ask that question. Kasi parang ngayon ko na-realize and ngayon ko narinig from you na kaya ka pala nagkaroon ng ganitong interest. It's because you wanted something na kikita ka and at the same time, you're happy doing it. Yes. And katulad nga ng sabi ko kanina sa intro natin, di ba? Madalas naririnig natin, eh, paano ka naman kikita sa passion lang? We heard that, right? Mm-hmm. Ang next question ko sa'yo, Annie, is, bakit balloons? Di ba? Oo, bakit ba balloons? Bakit balloons? Okay, first, hindi ko alam kung ano yung passion ko. Okay. Pero ang una kong inisip is, ano yung, sa tingin ko, nasasaya ako. Mas, yeah. Kasi it's also a stress reliever. The way na madadagdagan ng income mo. Iisip ako sa labas. Yun. Pero before that, syempre, ang next na iisipin mo, saan ako kukuha ng supply? Precisely. Kasi yeah. Ang ginawa ko, more on searching. Search na researching. Nalang. Search, yes. search. Research. Aside doon, habang nagre-research ka, nag-competitor analysis ka na rin. Wow! Kasi, habang nagre-research ka, nakikita mo rin ano yung meron ginagawan sa market yeah. mo. So, meron ka yung market research. Competitor analysis, okay. And product pricing. Mm-hmm. So, kasama na siya. And the more na na-encourage ako na go for it. Wow! Meron tong kita. Masaya na ako, lalabas ako, tapos hindi ko kailangan mag-communicate ng sobra-sobra sa maraming tao, pero isang tao lang. Yeah. Wala dun yung mga guests during nang gagawin ko at i-deliver ko. Tama. So, ayun na yun lahat-lahat. Sige, sabi ko, okay, go for it. Sige, so push ko pa yung sarili ko. Ang ginawa ko na lang, para sigurado ako sa sarili ko, at saka sigurado ako na yung ibebenta ko, tama. Yes, tama. Yung pricing ko, tama. Bukod sa nag-competitor analysis na ako, pricing check, nag-training ako. Kasi so, kailangan ko ng training. Yeah. Talaga yun. Kasi sila rin yung magbibigay sa akin, saan ko bibilin? Imagine, no? Even though, alam mo kung paano gawin, you still need to add, or should I say, i-upskill mo yung sarili mo. Lalo na kung seryoso ka dun sa ginagawa. Yes. Kung gusto mo talaga may mangyari sa gagawin mo, arm yourself with the skill you need, the knowledge also. So, para kahit papano, may edge ka na. Yes. Kasi mag-uumpisa ka pa lang eh, di ba? Eh, hindi talaga, wala mangyayari sa'yo pag hindi ka sure. Yeah. And diba? At the end of the day, kahit naman mag-work ka, di ba? Hindi sa'yo yung business, yes. Let's say. You still need to go on training eh. Yes, so, parang correct, ganun yung diba? Ginawa ni Annie. Oh. Para mas lalong ma-equip niya yung sarili niya with this kind of business na gusto mong pasukin. Yes. May nagsabi sa akin kasi, to make a product and to earn more is your skill. I can relate to that kasi palagi naming naririnig yan na the best product is actually not only yourself but also your skill. And then masaya ka na ginagawa to. Mm-hmm. Alam mo nakikita ka. Mm-hmm. Nakita mo na may nagbebenta pero alam naman natin kung magkano ang balloons, mm-hmm. 'di ba? So nakita mo talaga yung possibility ng ganitong klase ng side hustle. Yes. Okay, can you tell us what other challenges that you have experienced? Other challenges. Mm-hmm. Yung first muna is yung product. Okay, product. Gagawa ako ng product. Saan ako bibili ng materials? Yes. Syempre hindi naman lahat instant na nakuha, biglang precisely. Naisip ko to, okay na to. Yeah. Diba? Hindi ganun. May process siya. Maraming factors na you need to consider. Or, yes, you have to consider a lot. And one of the things that you consider first is yung makahanap ng materials. Yes. Ang next na iisipin mo, saan ako kukuha ng supply? Precisely. Kasi, yes. Yes, sa ibang bansa, alam ko saan ako kukuha. Alam ko kung anong brand. Pero dito, ano yung brand na mag-fit? Kasi baka time na yun, sabi, matputok daw yung logo, yung ganun. So, hindi ko alam talaga. Yung sigurado na maganda yung quality. Paano ko siya uumpisahan? Oo, kasi syempre, pag pupunta ka sa business na ganyan, is service yun. So, precisely. Kasi this is just a balloon. Mm. Pero yung service na gagawin is something. Yes. So, it adds up to the quality of product you will get or that. You will give. Diba? Yeah. So, naghanap ako, ano yung best balloons? Syempre, YouTube. YouTube yun. University din ako. Ditingin ako, puro international. Yeah. US. Europe. Sa kanila, Europe. Mm-hmm. Yan. Wala ko nakikita dito mga brande. Yung mga brands na yan. Paano kaya? O, di una kong ginawa. Yung finding, ano yung best suits you. Yun yeah. muna.
So, gusto kong gawin to, ano yung mga gagamitin ko? Paano ko gagamitin? Paano ko gagawin? So, after noon, nag-order ako sa Canada. Siyempre, nakiusap ako sa tita ko. Thank you sa aking tita. Shout out kay tita. Nakikisabay ako. Uh-oh. Titignan ko kung gaano siya. Tatagal ba siya? Pag pinasabay ko sa cargo nila, tatagal ba siya? Pagdating ba dito, good okay quality pa rin ba? Pa rin ba? Kasi kung doon ako kukuha, kasi wala talaga akong idea. Kakarating ko lang dito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng materials. Pag doon galing, baka low quality. Precisely. And most of the materials here, galing doon talaga. Pagdating dito, okay naman. Okay siya, nagawa ko. Nung ginawa ko yung sample, pinipicturean ko. After picturean, nilalabas ko kasi mainit, di ba? So, testing naman ng quality ng product. Nilabas ko siya. Sabi ko, 1, 2, 3, pumutok. In just 3 seconds? Wow! 3 seconds, pumutok sa labas. Kasi sobrang as in yung mga 12 o'clock yun eh. Mga ganyan. Katilingan ng araw. Yes. Para malaman ko, ay, hindi to effective sa Pilipinas, tong brand na to. Siguro, pang winter siya. Yes. Sabi ko, ay, hindi maganda yung quality neto. Sige, so, cancel na lang. Pero, inubos ko yon sa kakagawa. Kakatest. Tsaka, gagawa din ako ng mga products. Gumagawa ako ng pilar. Sa bahay, ang daming lobo. Yeah. So, hindi naman nasayang. Yes, you've used it parang maging model. Oo, parang maging model ko siya. Yun yung naging model product. So, kasi, kailangan ko talaga yun eh. I cannot use yung mga gawa ng iba. Precisely. Yeah. Diba? Kasi kapag gawa ng iba yon, tatanungin sa inyong customer eh. Sa'yo ba to? Yeah. Ikaw ba gumawa niyan? Diba parang, how confident can you say yes? Yeah. Eh alam mo na kinuha mo yun sa iba. So, kailangan yan, authentic. Yes. The authenticity. Yeah. Yung 100% ikaw sa sarili mo, masasabi mo, oo, gawa ko yan. Yeah. Yung ganun. Was there a time nung nag-start na tong business na to? Siyempre, nagkaroon ka ng client, right? Was there a time na nagkaroon ka ng challenge when it comes dun sa kailangan mo i-deliver yung isang order pero nagkaroon ka ng problem sa bahay? Meron bang ganong experience na nagkaroon ka before? Yung parang hindi mo gusto na gawin to kasi wala ka sa mood. Parang bad trip ka or what not, pero you have to deliver something for your client. Meron. Meron yan. Kasi yung problem sa bahay, hindi mo maiwasan. No. Yeah. Pero kailangan mong mag-deliver. You still need to show up. Yes. Kasi, yung sa bahay, makakaintay yan. Kasi minsan nga, pag nag-away kayo mag-asawa, di ba, kailangan nyo rin ng break. So, dahilan din yan. Minsan, pag nagkakaroon kayo na, teka lang, magdi-deliver muna ako. Pagbalik ko, okay na tayo. Oo, di ba? Tapos, babalik ka. Eh, di kumita ka. O, eto na, may food na tayo. Tigil na yun. Huwag na tayo mag-away. Tama na yan. Yun. Yun lang. Kasi hindi naman maganda yun. Yes. At ano naman ang kinalaman ng client sa problem natin? Ano bang kinalaman ng client? Wala. Eh, di pag no-show ka ng problem mo, di ikaw. Kasi, I don't know if you have experienced this na any. And I guess yung mga viewers natin na experience na to, yung tipong hindi na i-deliver sa'yo yung in-order mo. Whatever it is. So, ang reason, eh, ma'am, kasi pasensya na ganito kasi, ito yung nangyari sa akin. No. Hindi ka pwedeng mag-rason eh. No, yun. Oh. It's an event. It's a surprise. Yes. Or, it's something else, special moment na gagawin mo para sa kanila, na binigay nila, ginift nila, yung mga ganun na dapat expected nila. You're there. Yes. To do the job. You should be able to deliver. Bukod dyan sa mga, minsan may problem, nagkakasabay yung schedule, yung may sakit ka. Oh, wow. Yeah, eh, diba, mahirap yan. Ako yan, one man show. Yes. So, eh, ako yun. Mm-mm. Ako yung gagawa, may sakit ka. Hindi pwedeng magkasakit. At hindi pwedeng may sakit. Gumagapang ka na pababa ng hagdan. Sige, kahit na slow, some time management. Yeah. Gagawin mo party-party. During pandemic, ay, ang lakas. Hindi ko ine-expect na. Grabe, parang yung mga tao so excited to surprise someone. Yeah. Kasi yun yung time na hindi makakapag-connect. Yeah. Ang thing mo na lang is to deliver. To deliver, tapos i-surprise sila. Oo, Sejo, sabi nga namin, Shane, sana hindi kami yung alay. Sana alay. Hindi. Kasi kailangan mo lumabas. Oo, pero hindi naman sana to COVID. Pero may sakit ka lang. Actually, it is also one of the things na dapat talaga natututunan ng mga
gustong mag-start ng business. Kasi ang business, sabi mo nga, hindi naman kailangan malaki kapital eh. Mm-hmm. Or, okay, may skill ka, pero you still need to equip yourself. Yes. Diba? Paano mo minotivate yung sarili mo to still push for it? Alam naman natin, pag may sakit tayo, we wanted na lang to rest. Mm-hmm. Diba? Pero dahil nga, we committed something to our clients. Paano mo minotivate yung sarili mo? Hindi, whatever happens, I'll deliver this. Bayad na kasi. Okay. Oo nga naman. Di ba bayad na? Oo. Alam mo, umurong ka pa. Mo, hindi. Di ba? Ay, naku po. At saka, Facebook. Mm. Sobrang open to everyone. Yes, gusto yes. mo ba na may bad publicity? Bad publicity yan. Bad feedback. Bad feedback. Okay, ito yung sa akin. Hindi naman ako nagbo-boost. Mm-hmm. Hindi ko ginagamit yung Facebook boost. Tinatry kong mag-organic. Which is good. Oo. Oo. So, karamihan ng customers ko, ano lang yan, usap-usap pala, oy, dito ka nalang kumuha. Yeah. Yeah. Kasi mas masaya ako ng ganun. Masaya ako na nakakakuha ng magandang feedback. It's part of the quality you will give your clients. Your clients. And the service that you're providing. Yes. Yes. And also, yun yung part para tumagal ka sa business. Yes. Yan yung pinakamaganda at cost-efficient na marketing. Mm-hmm. Yung feedback ng customer and referral. Yes, yes, diba? Yes. Yung nakakatuwa, 2013, may mga clients ako na nakakatuwa pa, ikot lang. Wow. Thank you so much talaga sa aking mga clients. And that is one of the practical ways talaga to start a business nang hindi mo kailangan ng malaking kapital. Yes. Ma-feel kasi ng customer na confident ka. Na yes, kaya mo ito. Minsan nga, ang inisip ko, sige na, kaya ko yan. Minsan overconfident ka na. Minsan di mo na, yes, kaya ko po yan. Pero from there, kasi matututo ka eh. Oh. Diba? Parang you're also challenging yourself na, yeah, hindi ko to alam, pero ipupush mo rin yung sarili mo na matuto. Mm-hmm. And from there, may bago kang skill na nakuha. Yes, tama. Yung mga clients, nakakatuwa kasi sila. They have a big imagination. No. What they want to happen. Mm-hmm. Yung ganyan. And you have to read their mind. And you have to make it happen. Yeah. Gusto ko ng ganito, pero may ganito, may ganyan. So, nakakatuwa kasi natututo ka rin. So, self-fulfilling din siya. Yes, kasi nabibigay mo sa customer kung ano yung gusto nila. Does it really require yung pagiging artistic mo? Kailangan artistic ba talaga and super creative? Hindi, mukha kang pera dapat. Gusto ko yun. Yun naman pala, kailangan mo na maging mukhang pera. Kaya ko ba itong gawin sa sarili ko? Mm. Yung ganun, challenge lang talaga siya sa sarili ko na... Gusto mo lang talaga i-try? Gusto kong i-try. Kasi gusto kong malaman, makilala sino ko. Ano yung ako? Ano yung kaya kong magawa? O kaya mo magawa? Kasi parents ko always provided us everything. So, ang sa akin, gusto kong lumabas sa shell. Yeah. Gusto kong magkaroon ng sarili kong wings. Mm-hmm. So, yun, exploration. Yeah. And imagine any, because na-mention mo yung parents mo that always provide everything na needed mo. Ikaw naman, gusto mo naman na pwede ba, I appreciate na binibigay niya sa akin lahat. But this time, I want naman na makilala kung sino ako without yung help naman. Oh, oh. Kasi marahil may mga viewers tayo ngayon na iniisip nila kaya hindi namin nagagawa yung isang bagay. It's because wala kaming support from the parents eh. Pero what can you say about that? Alam mo, yun, sige, perspective ng isang tao yun. Kasi yung iba naman, di ba, walang parents. Correct. Lumaki mag-isa, pero bakit nag-boom? Panis kayo dyan. Yes. Ganyan. O kaya, yung iba naman, yung parents nila, super supportive, pero... Super supportive. Pero wala din. No? Walang encouragement, yeah. Di ba? So, siguro nasa sa tao talaga yon. Yung eagerness mo, anong gagawin mo, anong gusto mong mangyari sa life mo. Yeah. Yun. Alam natin malaki yung competition sa ganitong klase ng business, Annie. Aminin na natin, right? Yes, of course. Ang dami talaga. Yes. Pero what separate you from the others? What separate Balonera from the others? Minsan, ang pinaka nakakahiya, pag yung balloon during delivery, pumutok. Oh. Diba? Oh. Ano yun? Lobo na nga yun, pumutok pa. So, syempre, wala kang magagawa. You kundi, have to recreate. Kahit na wala kang kitain, kahit mag-break even yun, you have to deliver. Yes. Manggagaling sa'yo, you have to do it kasi yun na yun eh. Nagtiwala sila sa'yo, nag-spend sila ng pera sa'yo.
di syempre, you value it. Kasi yes, equivalent to yung lahat ng yung time nilang binigay sa'yo, yung pera niya in-spend sa'yo, equivalent to their work hours. Yes. Eh, ikaw, di ba, ikaw binavalue mo yun sa sarili mo. Mm-hmm. So, in-assure ko na yung service na makukuha nila is yung quality. Yung gusto ko rin na ibigay sa sarili ko. Yeah. Yan yung isa sa pinaka-practical na paraan para mag-retain, mm-hmm, ma-sustain yung business, mm-hmm, yung magandang customer service na, yes, ibibigay mo. It doesn't matter kung hindi ka kikita sa isang, oh, sa isang gig mo, di ba? Basta, you do it. Yes, what you really give matters. The service the client deserve. And for 10 years, paulit-ulit sila. I'm so happy kasi na-build ko yung loyalty. Yes, yung loyalty. Fulfilling yun para sa akin. Hindi ka man kumita na malaki, pero para magbigay ka ng happiness sa iba, much valuable than the pera. Kaya hindi rin ako mong pera. Okay. Slight lang. Alam natin yan kasi with all of the things na sinabi mo sa amin, tips, your story, sobrang inspiring. Marami kaming natutunan ni Chen, that's for sure. Any words that you would like to give sa mga viewers natin? Na build ko yung passion na to. Kasi nga, masaya siyang gawin. Kung saan ka masaya, yun ang gawain mo. You find your own happiness, mm-hmm, kahit saan. Passion is you're doing something, you're earning on it, meron ka ng ganito, nag, kahit pa paano, nafe-feel mo, nasa-satisfied ka sa ginagawa mo, you're in the right track. Plus, yung passion na mag-provide ka ng smile to others ay napaka-fulfilling. Sobrang saya siya. Sobra siyang, yun yung nagbibigay sa akin ng energy to do it every day. Ito pong Balonera na Party Need Store is located sa Zapote Alabang Road. Along lang kami ng highway in front of SMDC. And we're very near Admiral Village and Robinson Las Piñas. See you! Please like, share, and subscribe. No See Rosie's YouTube channel! 'Di magpapa-lecture and subscribe lang, ang tagal ah. But thank you, Annie. Maraming salamat for today's interview. Marami kaming natutunan. So don't forget to like, follow her page din sa Facebook page, Balonera. Yes, Balonera. Lahat ng Balonera makikita niyo akin. Thank you. Yes, and we have learned a lot from this interview. Nandiyan and once again, mga kanosi, maraming salamat. Have a great day and God bless. Yes, God bless. More power. Hey, guys.